Ang kabata! Kabataan! Ay ang pag-asa ng bayan! Ako, ayan! Ako, pagpasensya naman ng kabakage naman ang ating mic. Ako, gayon pa man, palakpakaran si Miss Garcia! Palakpakan ka man! Ako, kasi napakapagpagpag dami na witin! Thank you! Ako naman itong mulitin ko. Ako kasi natapos eh. Ako, huwag na chulo ako ngayon. Microphone na decision. Sige nga, ako na nakakaloka ka. Sige, thank you. Palakpakan siya! Ang kabataan daw ngayon ay nabibilang sa tawag natin Generation Z o Gen I o Gen M. Nako, hindi daw mahirap intindihin. Mahirap i-please. Mahirap espelingin. Tama ba yon? Ay, hindi sila sumasagot. Silence means yes. Tama ba yon? Sagot! Tama po. Okay, good. Seryoso na tayo. Kayo daw, naku, palagi daw yung kainitin. Hindi ko kumapirmi sa bahay. Mabilis mag-init ang inyong ulo. Masyado ka-experimental, mapupusok. Correct! Sino ba namang hindi? Tapos, ang kabataan ngayon ay hinihela ng iPad, laptop, cellphone, at kung ano-ano pang mga gadgets. Diyan kayo nakakatulog at diyan din kayo nagigising. Tapos, para mayroong friends sa Facebook, followers sa Twitter, addict sa Alitex, Alicol, at kung ano mga Alisurf! Andy Rice! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Konting keyboard status! May mag-comment! May mag-like! Like! Like! Lalalike! Lalalike! Kilo sa inyo report sa mga status, punong-puno rin ang mga uploads ng pictures. In short, mga vain daw kayo. Tama ba? Picture dito. Nangyari din. Iwan ko kayo magkausap eh. Baka mo na. Go. At lahat ng gabago sa itsura, sa inyong pagmumukha, alam anong eksena nun? Ng people yan. Kasi naman, ayaw magpapit. Yung bago kong crush. Linggo-linggo ka naman may bagong crush eh. No, I actually think she's my the one. Ali? Ulit-ulit na yan, the one na yan ha? No, I really think this is different. Titigil? The one. Buti sana kung kaya mo mag-speak. Go on. Kasi, a look. Si Danyan eh. Nag-graduate na tayo. Ngayon mo lang siya napansin. Naku, girl. Video mo jowa yan. Huwag ka na manira ng buhay ng ibang tao. Girl, tell me some other time. Or hindi mo jowa na yun. Ewan! Basta ang alam ko, 11 silang magkakapatid. Pang-anim siya. Galing sa pamilya na magsasaka kaya todo sikap si kuya. Alam na alam mo, ha? Of course! Na-research ko na lahat ng yummy dito sa school at term paper ko na yata yan since first year. At based sa SWS survey, 110% doon ay naging crush mo. Naging kayo ng 3 araw o kaya binested mo kaya tigilan mo ako yan sa the one na yan. Ano kaya? Grabe ka naman! Gusto mo na proof, ha? Talaga you're making pakialam, ha? Sandali, naiihina ako. Hindi rin niya nasasabi. Ang tawag niya sila na. Ayos ka lang ba, be? Wala ka naman sakit. Oops!
frenzies. Ano meron? Uy, nag-start na yung program. Exciting yung usapan tungkol sa tsak-tsakan. Nakakainis nga lang kasi istorbo pa tong pantok eh. Tsaka parang, oh my God, lalabasan na ako. Andali lang. Ito na. Ito na. Lalabas na. God. Thank you so much. I'm excited. Madonna, patayin mo nga yan. Sanday, Bounty. Pa. Okay. My Lord. Amen. Ay, Joseph. Minto ka na yan, ha? Masarap tayo ng pagkain, eh. Anak, pwede kang magbaon yan sa school. Naman. Masasarapan na po ako sa luto ni Madonna. Oh, Madonna, tandaan mo, bukas, magain ka rin ng ganyan sa agahan, ha? Damihan mo. Wow! Nakatulog ka na naman, kakaenga! Ay, alam mo, may tawag dyan, ma. Adik! Adik ka! Tingnan mo nga! Tingnan mo yung sarili mo. Kaya pala iniiwan na ako ng mga lalaki. Ang haggard-haggard po na. Naku! Hayaan mo nga sila, ma. Ngayon yung karma, digital, naka-wifi. At yung password, nasa mga kamay mo. Sabagay. Anak, pa-text na lang. Kasi baka magbago pa yung isip. Kasi baka lasing lang siya kagabi. Ma, isang linggo ka na iniwan ng Kiko na yun. Pwede ba mag-move on? Tsaka, wala akong load. Di ko pa nakukuha yung pension ni Papa sa SSS eh. Kiko! Anak, you're so yesterday ah. Si Marvin ang nang-iwan sa akin kahapon. Tingnan mo nga! Tatlong araw lang ako hindi nakaka-uwi. May iba na naman. Ay, Diyos ko, sa dami ng mga lalaking nakikitira dito sa atin. Di ko na namomonitor ang mga kaganapan. Lawyer ka talaga, ano ma? Di ka na naman ba papasok? Ay, naku, nag-resign ako sa supermarket, ano? Nakakaloka yung amo kong in-check, ang tanda-tanda na nananaching pa. Makakahanap rin sila ng iba nilang cashier. Hindi ko in-check na lang ba yung pinatulan mo, ay di mas matabang isda pa yun, di sana? Ano, senyorita na ako ngayon. Oo na, anak. Makakahanap din ako ng bagong trabaho. Promise. Tapos magre-resign ka ulit. Parang lalaki lang kung magpalit ng trabaho, ano? Perfect! Anyway, kina Kristine pala ako tutulog mamaya, ha? Sarap doon. Aircon. Mm-hmm. Tapos sobrang lambot ng kama, langit. Okay, fine. Wag na lang. Pero sayang talaga yung overflowing food. Wag na nga lang ulit. Buntis mo ako. Naipatawarin mo po ako. Nay, hindi ko po sinasadya. Nay, ang sakit ko. Ano mo nagawa sa tatay mo? Mahalo po ako, Nay. Patawarin niyo na po. Hindi dahilan yan. Bakit mo ginawa yun? Hindi pa kayo kasal. Wala ka pa sa tama edad. Kaya nga po ako humihingi ng tulong sa inyo. Huwag kang magdahilan sa akin. Ayoko magtapagmukha mo. Nay naman! Anong mas yun? Ka dito! Nay, huwag niyo naman po. Huwag mong kawakan! Nay, kailangan ko po kayo. Hindi kita kailangan. Hindi ko tatanggap yung batang yan. Kailangan ko po kayo. Walang... Paano ko kaya sasabihin to kay Mama at kay Papa? Malalaman din naman nila eventually. Pareho lang tayo. Panigurado, nalaman nila, magagalitan ako. Hindi pa ako handa sa ganito eh. Eh minsan lang naman natin gawin yun eh. Anong plano mo? Ito tinatanong mo. Ako yung lalaki, di ba? Kaya magplano. Naguguluhan ako eh. Tanggalin kasi ako ni Coach. Giging team captain.
So, mas concern ka sa basketball kaysa sa akin? Hindi naman sa ganun. Yung basketball kasi ang future ko eh. Paano future ko? Bahala na. Tara. Punta na tayo sa amphitheater. Okay, nahanap pa tayo. Tama ba? Oo, tama. Kristine! Masino! Ayusin mo yung buhok mo. Ano ka ba? Buhokan ako. Kristine! Masino! Ang ganda ko talaga dito. Pretty full! Pang profile pic sa Facebook. Oy, upload mo to ha! Hi! Hello! Hello. Puno ba? Walang bakante? Saan ba? Sure, Ben, just stay there ka. So we're kinda noisy ha? Hindi, okay lang. Gusto ko lang na may kasama habang nagme-merienda. Ang lungkot kasi, hindi ko ma-enjoy. Sana kasi ako sa bahay namin lagi may kaagaw sa pagkain at damit. Oh, kuya, alam mo, pumaparaguay ka. Halatang halata. Anyway, kung gusto mo tong kaibigan ko, sabihin mo na kasi gusto ka rin naman niya. Huwag ka na mag-inarte. Huwag na kayo mag-inarte kasi hindi naman kayo mga artista. Patatapos na yung SEM. Sige kayo, time's up na. Go, go, go! Time's up! So ano? Kayo na? Dinaan nyo lang ako sa tawa kung tawalan ko kaya kayo. Kayo na? No good! Balita, be. Ito. Laging nahihilo, tsaka nasusuka pa rin sa umaga. Hihirapan nga ako eh. Wala akong mapagtanungan. Salilito pa ako kasi hindi ko alam kung nagagawin ko. Lagi ko kasi nakikita yung itsura ni Papa pag nasabi ko na sa kanya eh. Kabahe nga rin. Na-timing ako pa eh. Papa? Hindi pa rin tumatawag sa bahay. Sana good mood si Papa mamaya para masabi ko na sa kanya. Natakot kasi ako sa kanya eh. Baka kasi bugbugin niya ako. O sakalin. O ibitin ng patiwarik. Hindi naman siguro. Pero baka bugbog. Pwede pa. Ay. Alam mo, be. Sana ang buhay parang basketball lang, no? Kung di ka nakashoot, pagkakataon ko pang bumawi. Eh, nung oras na, hindi ka pa ba uuwi? Baka kasi hinahanap na ako ni Papa. Mauna ka na. Antayin ko pa si Coach eh. Aso hindi mo kaya hatid. Maglalakad na naman ako mag-isa. Hindi yan mabuti para sa bata. Hi, Kristine! Hi, andito ka pala? Aha, oo eh, kasi may hinahanap ako libro. Ah! Ikaw, ano yung pinabasa mo? Ah, ito, favorite ko to eh. Aha. May lakad ka ba dito after ng library? Wala, wala! Why? Kahihiyan mo ba ako lumabas? Libre ko! kasi I just got my allowance. Ah. Pwede ako mag-libre. Ah. Oh, sige, tapusin muna yung binabasa mo. Okay. Sige. Hi, Kristine. Hi! I'm so done with you na, no? Ugh. So,
Anong section mo na first year? Mabini. Ah, Bonifacio kasi ako eh. Classmate tayo ng third year. OMG, really? Sorry. I didn't notice you before. Ngayon mo lang ako napansin kasi marami kang manliligaw. Hindi naman. Slight lang. Kasi lagi kitang nakikitang may kasama. Iba-iba. Ha? Ah, wala ibang ibig sabihin yun, ha? Tin, Tin! Uy, Tin, pautang naman! Di ba bayad na ako sa inutang ko nung isang buwan? Eh, nagkulang kasi yung pambayad ko sa bio project, eh. Melai, di ba sabi mo may pupuntahan ka? Pupuntahan? Like, now na, may pupuntahan ka, ay, diba? Oo nga pala, nakalimutan ko talaga. Actually, pa-uwi na ako, ready to go na nga ako. Eh, sige, bye, Ben. Bye, Melai. Yung inuutang ko na sana. Oo nga, sabi ko nga eh. Kakalimut ka agad-agad. Ayan. O, sige. Bye, Melai. Uy, Melai, skirt ko na iniram mo. Ay! Sorry, bukas ko na lang sosoli, ha? Sige pa, diba? Ay, nabalitaan ko, may bago kang shirt. Pahiram naman din ako. Sige, salamat. Malapit tayo matapasan ng mundo! Magsisinda kayo sa inyo mga kasalanan. Wala ng panahon. Magsisi ka na sa iyong kasalanan. Malapit na magunang mundo! Malapit na magunang mundo! Magsisi ka! Perfect. Pag nanganak na ako, sasali ako ng Pinoy Dream Academy. I swear! Baby, pagpasensyaan mo na si Mommy, hindi pa siya proud sa'yo. Oh my God, mga anak na ako. Bata-bata ko pa. Maga ako magiging matrona. Huwag mong isipin na bumahan ng pagkakamali kasi ginawa ka ng pagmamahalan namin ng iyong papa. Hindi ka pagkakamali kasi gusto namin to. Oh, ano meron? Nagtotota ka na naman ano? Pag-away na naman ba natin to? Wala naman akong ginagawa eh. Hindi naman kita inaano dyan. Ikaw na nga itong nanggugulo. Eh, ganyan ka naman eh. Mas importante talaga yung dota na yan sa'yo, no? Sabi ko na nga ba may kahati ako sa'yo eh. Kailan naging kayo ha? Hanggang kailan mo na ba ako niloloko? Sabi mo sa akin. Sabi mo. Yan ka na naman sa mga drama mo sa buhay eh. Iwas-iwasa mo nga yung mga panonood na naman teleserye. Hindi nakakabuti sa'yo yan eh. Tigil ko to pag tinigil mo yung pagdodota mo. Oh, ano bago mo pinapanood ngayon? Muntik na ako mahuli nila papa kanina. Ha? Paano? Sipundaw na kasi. Alam mo nakakatawa kanina, parang ngayon hindi na. Bad trip mo kasi. Excited pa naman ako magkwento sa'yo. Sira na naman gabi ko. Ano ulit yun? Nako, ewan ko sa'yo. Hindi ba kayo nagtataka nung elementary kayo? Pag pinag-aaralan ng body parts, ang private parts, palaging blanco o walang drawing. Hindi, seryoso. Hindi ba kayo nagtataka? Kasi ako, takang-taka ko. Kasi, patay-mali siya talaga. Patay-mali siya talaga. Ang sabi ng teacher, okay class, ito ang ulo, balikat, pusod, puson, hita-tuhod. Ito, blanco. Di ba? Palagi siyang blanco. Kung ganyan talaga itsura ng mga bahagi ng katawan ng tao, hindi ka ba matatakot? Parang alien lang, di ba?
As di yung dahilan, bakit sinusensor? Bakit parang inililihim? Bakit iniiwasan? Anyone? Ay, Melai! Sir, nahihiya po ako eh. Kabilugan ba ng buwan ngayon? Puro na lang kasi baliw yung nakikita ko. Ako na lang ba yung matino ngayon, ha? Ako na lang? Uwi na nga ako. Wait lang, Melai! Ayoko. Ako na lang matino eh. Why love, eh? Bakit? Nagpa-practice ako eh. Alam mo, binibrin ako sa coach mo eh. Paano yung naisip na pag-practice yung grade sa isang computer ha? Ano nagsabi? Para saan ba tinawag ang common sense na common sense kung minsan mo naman talaga ganun ko eh? It doesn't make any sense. Ay nako, bye. Sige, sige. Mga Julia, pag-plak tayo. Ayan kita mo? Sige, pati. Here we are now at the end of the road. Taas mo pa ng konti. Here we are now. Taas mo siya, lupa mo. Here we are now. Here we are now. No, magkukwento na naman kayo tungkol sa away niyo ni Mama. Hindi. Bibigay ko lang yung allowance mo. Wow, ang aga. What's up pa? Kristine, alam mo namang hindi na kami okay ng mama mo, di ba? Baka kasi magulat ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may girlfriend ako. Okay lang ba sa'yo yun? Pa, I don't get why you're still living together in this big house. You don't even talk to each other anymore. Next time nga, papakibilan ako ng maraming understanding. Saan ba nakakabili nun? Well, sinasabi ko lang naman sa'yo para alam mo rin. At saka hindi ko naman hinihingi yung approval mo. Mawawala ako for a week. I'll be out of the country. Tapos na ang second grading. Nandiyan na ba ang mga grades mo, Julia? No, papa. Kaya hindi naman po bumaba, tsaka pagbubutoy ako na rin naman po. Good. I trust you. Tsaka ikaw lang naman ang inaasahan namin eh. Siya nga pala, kailangan mo na rin mag-review para sa college entrance test mo, ha? Oh, kumusta naman ang extracurricular activities mo? May Christmas play po kami. Saka na naman po bida. Tapos, magka-youth development seminar po kami. Kumanta rin po ako din. Nasira pa nga daw sa'yo mic dun, ah. Sira na talaga. Joseph! Kasi pambili. Kawawa ka naman. Thank you.
Hindi man lang namin alam na may boyfriend ka na pala. Sinabi ko na kay Papa, sinabi ko na sa kanilang lahat. Hindi mo na nila ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ikaw lang walang gagawin ko pa eh. Ng ibang tao. Sabado, paano nyo nga naman ang issues? Kahit i-photoshop nyo, hindi yan tatablan. Nagmamahal kami ang mukha mo. Tingnan mo kung sa kadinala ng kagandaan mo. Diyos kami, pangit pa kami sa paningin mo, pwede namin ang pagmalaki na bago kami magkaasawa, virgin kami. Forever virgin, asa? Alam nyo, magsalamin nga kayo minsan. Nang malaman nyo kung may karapatan nga kayo sa inyong pinaglalaban. Let's run the world, run out loud, bask in skies over drops of clouds. Yeah. Iniiwasan mo ba ako? Pretend we're wrong. Ha? Let's take the subway. Anong paseng tanong naman yan? Totoo naman eh. Puro kantsaw na kasi inabot ko sa team eh. Hanggang kailan ba ako makikipagkompetensya sa basketball ngayon? Mabuti pa teammates mo eh, iniisip mo feelings nila. Eh, yung akin. Ha? Ako, tong girlfriend mo. Kaawahin na naman ba natin to? Ulit-ulit na lang tayo. Just now, practice pa kami. Eh, ikaw yung paulit-ulit eh. Magpa-practice ka na naman. Tapos sasabihin mo sa akin, Be, pangarap ko to eh. Tapos sasabihin ko, Be, paano naman pangarap ko? Tapos, iibahin mo na naman yung usapan natin. Siiwanan mo ako mag-isa. Ako na lang matitira. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang lagi. Happy Monthsary! Palagluto niyan. Really? Marunong ka pala magluto? Wow! Sinanay kami naman magulang namin magluto. Ah, pero itong iniwan ng tilapia, tatay ko nagluto niya. Wow! Mrs. Cook pala. Galing ng dad mo ha. Parang pinaso-paso lang niya yung fish. Do you call this pinasong fish? Let me guess. That one's called sinunog na talong. Nilayat mo ba luto ng nanay ko? No, ha? Actually, it looks masarap. Let me try it. It looks delicious. Sige, sige. Ano, sarap? Mmm! Yeah, mmm. Tin, may ibibigay pala ako sa'yo. Tula ako para sa'yo. Sana magustuhan mo. Basahin mo na lang mamaya pag mag-isa ka na lang, ha? You're so sweet talaga. Sige, kanya-kanya. Gusto mo? Adobo? Talong kanin, ano? Try natin yung rice. Sige, susubuan na lang kita. Mukhang masarap yung rice. Para sa'yo, sintang irog.
Banyuhayaong hatid sa abang mundong kahapoy nakapangalumbaba. Ngiting abot langit ang humalili sa kahariang balot ng pangamba. Susugal ako, makikipagduelo kay kamatayan, makasama ka lang ng walang hanggan. Ang sweet. What does this mean kaya? Good evening pa. Anong plano niyo sa buhay? Nasaan ang ama niyan? Si Alex po. Nasa bahay niya. Ganun na lang yun? Pagkatapos niyo mag-enjoy, ganun lang. Tumahimik ka. Wala ba kayong gagawin? Hindi ako makikipag-usap sa mga magulang ng lalaki mo, Julia. Kumbinsihin mo ang mama mo. Pero ako hindi. Wala pa pong nakakaalam sa bahay ni Alex. Tumatiming pa po. Tumatiming? Anong klaseng timing? Kapag nanalo ang tatay niya sa loto, para mas masaya sila? Anong timing ang pinagsasasabi mo? Malaki na yung tiyan mo. Wala ka bang kahihiyan? Pinag-uusapan ka na sa lahat ng sulok dito? Kami yung pinag-uusapan, hindi kayo. Kami ni Alex. Ulitin mo nga ang sinabi mo? Ulitin? Ulit-ulitin? One, two, three. Ayan! Like na like. I-upload ko na to ngayon sa Facebook. Matama na. Ikaw naman kasi. Lalagay mo pa sa internet yan. Hindi tayo makakita. Natural! Marami akong friends sa Facebook eh. Oh. Hindi mo na inisip yung kahihiyang ko. Pahit-pahit sa picture eh. Eh bakit naman? Yung mama ko, lasing na lasing sila. Hindi, di ba? Aba, dapat nga maging proud pa ako doon. Yung mga nanay nila, hindi kaya yon. Onting nanay lang nakakakaya noon. Ganyan ka. Gusto mo pinagtatawanan ako ng maraming tao. Ayan na siya. Huwag mo nga akong idamay dyan, ha? Kung naman nakita mo, porque iniwan ka nung boyfriend mo, ha? Hindi ka nababalikan noon. Bakit naman niya babalikan ang isang babaeng dinodiyos ang bote ng empoy, ha? Seryoso mo naman masyado. Alam mo namang broken hearted lang yung tao, eh. Makikilabang muna ako. Hindi mo pa ba nakukuha yung huli mong sweldo? Ngiyatang boutique yan. Sales lady na nga lang ako eh. Ayaw pong bigay sa akin yung clearance. Ligo lang muna ako, ha. Sunod ka na lang. Okay. Bakit, bakit? Ba't suyo? Ah, hindi. Kasi obvious ako pala. Kasi... Bakit ka pala, eh. Pero, ligo na tayo. Bisa na natin kasi tatlong oras lang itong kwarto, eh. Mahal pa naman ang binayad ko dito. Oh, may already dito ka ba? Yun na lang.
Make it fast, ha? Sige, sige. Ben? Ano? Kinakabahan ako eh. I don't think I can do this. Pwede ba next time na lang? Ikaw nag-iya magpunta dito tapos ngayon mambibitin ka. Sorry! I really don't think I'm ready yet. Tsaka, di ba sabi naman dun sa commercial, ang tunay na lalaki marunong maghintay. Tunay na lalaki ka naman, di ba? Wala kaming TV. Pero sige, okay lang. Alam mo, hindi ko rin naman alam kung paano ito sisimulan eh. Pero, mahal kasi ng binayad natin dito eh. Sorry talaga. Pero don't worry. Pag ready na ako, I'll tell you. Eh, paano ikaw? Hindi mo ba kailangan mag-practice para next time, alam mo na kung paano mag-start? Ano? Uy, hindi ako ganun ah. Kung nga lang, mahal ko, pinagpapalit po pa ako. Go pa. Are you telling me you're gonna marry me? Like, for example, may mangyari tonight, and then nabuntis ako. Are you gonna marry me? Ang tagal mo naman mag-isip. Pinag-iisipan pa ba yun? Oo naman. Alam mo, kahit di ka mabuntis, hiligaw mo bakit ako hindi kita papakasalan. Aww. Sabi nga ng kapitbahay namin, huwag mong hawakan kung bibitawan mo rin lang. Ang lalim naman ang neighbor nyo. Nakakalunod. Uben! Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Kasi ako sa prato. Oh, ba't nandito ka nga pala? Ingles ka ba? Hindi alam ni Mama tsaka ni Papa na nandito ako eh. Huh? Sagot ko kasi si Papa. Hindi ko na kung nagagawin ko. Tulungan mo nga ako mag-isip. Ba't naman kasi biglaan? Ikaw lang. Di ba ka welcome dyan? Di mo ba ka papapasukin? Aalokin ng tubig? Tubig na may lason, tatanggapin ko. Pwede ba mag-isip muna? Pwede? Nagmamadali ka eh. Nagmamadali? Hindi ba minadali mo ako nang ginawa natin to, ha? Sabi mo pa nga sa akin eh, Be, mabilis lang to. Mabilis pala gusto mo, ha? Miss na ako. Ito na ako kay Melai. Hindi pala ako welcome dito, eh. Uy! Be! Kapan ka naman, oh! Kaya kinakapan sa'yo, eh. Tara na. Naman, Alex! Ang babata niyo pa! Kailangan magtapos muna kayo ng pag-aaral niyo. Naintindihan mo? Nakaibet ako sa'yo. Ngayon, Alex. Paano na yung pangarap ko sa'yo? Isang sikat na ala Jaworski. Gusto ko makilala ka bisig isang masikat na basketball player. Ano na ngayon? Wala na lahat yun! Ay! Expert na, Alex. Mamaya na lang ulit, Michael. Magpa-load ka ng broadband. Kumuha ka ng pera doon sa pitaka ko. Bilisan mo, ha? Bilisan mo. Oh, Alex. Siguro naman naiintindihan mo yung sinabi ng papa mo. Ito rin naman ang sasabihin niya sa'yo mamaya, eh. Hindi namin kinukonsinti yung ginawa niyo. Kasalanan sa Diyos yan, eh. Bakit kasi hindi ka sumasama sa amin pag nagsisimba kami tuwing Linggo? Ha? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo? Di ba nga may practice po kami? Tsaka sinabi ko na sa inyo yan dati. Binabalikan ko lang naman eh. Kasi lagi mong nalilimutan. Magmula ngayon, hindi ka na magpa-practice pag Linggo. Magsisimba ka para matutunan mo ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Ma, di porkit nagsisimba ang isang tao tuwing Linggo, eh matatawag mo na kagad na Kristiyano. Sige nga,
Tumambay nga kayo sa parking lot. Tingnan natin kung magiging sasakyan kayo. Sumariyose, pasmado yung bunganga mo, Alex. Sobra kang mamiloso po. Patawarin ka sana ng Diyos. Oy, Alex, saan ka pupunta? Kakausapin ka pa ng papa mo, Alex? Baka masyadong ngumiti. Hindi ko talaga lubos na maisip kung bakit ang aga-aga mo nagpabuntis. Dear, are you done na? Sabi talaga to, huwag ko manang magulo. Maglaro ka na nga lang ng game dyan sa iPad mo. Eh, sumusawa na ako sa mga games ko sa iPad eh. Plus, I'm really, really hungry na, dear. Please, let's go to the canteen na. Kung gusto mo, mauna ka na sa canteen, susunod ako. Tiyatapos ko pa to. Para naman bata eh. Sinabi lang mabilis na lang to eh. Okay, fine. Whatever. Inis. Ang ganda-ganda mo naman, Melai. Salamat. Sana masabi ko rin yan sa'yo. At sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Namash! Alam nyo ba? Si Churot ng Churot sa Churot. Tapos Churot ni Churot si Churot ang Churotan silang dalawa hanggang sa magka-Churot-Churot-Churot-Churotan. Miss Candarosa, ikaw na lang ang hindi nagbabayad ng graduation fee. Kailan ka ba magbabayad? Ako na lang po ba yung hindi nakakabayad? Eh sige po, sasabihin ko po sa nanay ko. Siguraduhin mo lang ha? Opo. Tawa kayo dyan. Gusto nyo, tumawa din ako ha? Maganda naman ako eh. Totoo ba? Nakarasyon na sa inyo. Sino yan? Kristine, ba't di ka nagre-reply sa mga texts ko? Minimiss call kita, nagiring naman. Ano ba ang kausap? Girls, excuse me lang ah. Hindi naman sa ganun. I just thought that maybe you were busy doing your valedictory speech. Eh baka makaistorbo pa ako sa'yo. Ako naman yung text na tumatawag ah. Di na rin kita nakikita dito sa school. Iniwasan mo ba ako? You don't see me kasi nga, busy ka. Kristine, huwag mo nga gawin tanga. Bakit yung status mo sa FB single na? Prankahin mo nga ako. Okay, fine. I don't like you anymore. Break na tayo. Prangka mo naman. Ma, ayaw ko pa ba naodin ng cartoons, oh? Di naman. Ako naman, oh. Lalakasan ko lang para marinig mo. Hina kasi. Bawal yun sa bata. Baka maapektuhan pa yung pandinig mo. Wait ka na. Nagpapasensya lang kita eh. Lagi kang ganyan. Damot-damot mo, bakit? Bayo mo ba to? Oh, Julia. Huwag mo nang patulan yung bata. Ma, hindi ko naman pinapatulan eh. Pinagsasabihan ko lang naman po. Pinagsasabihan. Laki-laki nga ng mata mo eh. Julia naman, hirap na nga ako sa kusina. Di bali man lang sana kung may tumutulong sa akin. Kaso wala naman. Oh, bakit ma? Ano nangyari dito? Wala naman. Eh, kasi itong si Julia, eh, nakikipag-agawan pa sa TV dun sa kapatid mo. Hindi ako nakikipag-agawan. Kung sa kanya yung TV, di sa kanya. Hindi ko naman inaangkin eh. Wala naman ako inaangkin sa bahay na to. Di naman. Huwag mo naman sagutin si mama ng ganyan. Kusapin ko mo naman. Tulungan sa bahay na to. Wala naman akong ginagawang masama ah. Eh, wala ka naman palang ginagawang masama eh. Eh, bakit kailangan mo sagutin si mama ng ganun? Sige, kampihan mo yung kapatid mo. Tama nga naman siya, di ba? Hindi ko to bahay, kaya hindi ako pwede manood ng TV sa channel na gusto ko. Mahirap kasi. Para ako na sa PBB, kita lahat ng ginagawa ko. Eh, pareho lang naman tayo nahirapan eh. Ako lang! Hirap na ako makisama sa bahay na to. KJ nila. Tayo, kayo lahat! Ikaw! Puro ka na lang basketball! Puro ka na lang laro! Puro ka na lang practice!
Minsan ka na nga lang makashoot sa akin pa. Eh, nahihirapan ka na pala eh. Eh, di bumalik ka na sa inyo? Puro ka reklamo. Ah, talaga? Sige, alis na talaga ako sa bahay na to. Eh, di umalis ka! Sino tinakot mo? Pag umalis ka dito, huwag ka nang bumalik. Huwag na huwag kang asap pupunta ang kita sa inyo. Ano nga yan? Tuloy. Oh. Nak! Ay! Ang fresh lang, oh! Mamay tawag dyan. Ano? Sanib. Melai si Marlo. Marlo, anak ko, si Melai. Abay, ligo lang ako. Ah, sige. Ay, oh, ikaw naman, ba't hindi ka pumasok? Eh, kasi naman, sisingilin na naman ako ng teacher ko ng graduation fee. Kulit-kulit nun, ma. Maya na lang hapon. Practice lang naman, eh. Magkano ba yun? May nakuha akong racket dun sa parlor. Ay! Oh, nakahanap ka na naman ng bagong mananakit sa'yo, ano? Sinong naman yung bago mong boyfriend? Yun ngayon? Ito naman... Napagtanto ko kasi na walang silbi, magpapakabangag ako ng dahilan sa lalaki. Pero nak, hindi ko talaga inasahan na makilala yung lalaking yun. Mabait siya, hindi niya ako sasaktan. Walang bisyo, at saka may trabaho. Ayan na naman siya. Ewan ko sa'yo, mamaya may maglalasing na naman. Anyway, aka ng pera. Pambayad ko sa school. Ah, sige, maunahan pa ako ng lalaki mo. Tsaka magpapaload ako ng internet. Bilis! Diyan ka magaling. Ay, oh, kinikilig pa? Oh, Miss Angola, ang ganda mo. Ay! akin na! Rutin, pwede ba akong makisiksik dyan? Umalis na ako sa bahay eh. Hindi talaga. Okay lang naman sa akin kung nandiyan yung girlfriend ng daddy mo. Ano dyan ba, mami mo? Sige, tatawagan na lang kita. Okay, bye. Hello? Pwede ba ako makisiksik dyan? Ilang araw lang, promise. Umalis na ako kaila Alex eh. Ano, kainis talaga siya. Mirin? Kailan ba makikipag-break nanay mo sa boyfriend niya? Bukas pa? Wala na ako matutulungin bukas. Sige, tawagin na lang kita. Wala na. Can't understand how you could treat her that way. Cause she's the reason why you're breathing. All you do is drive her insane. He's the one who wants the best just for you, only you, to make sure you're happy and to give her all you want to do. Try to find where your mind just wondering at and what you lack. They just don't want you to make the same mistakes they do. I think about my life without them with me. Where would I be without they use tough love that may seem unfair? I know they care. Give me for losing my iris.
Nakakapagod mag-rehearse. Para tayong mga tanga doon. Paglakad lang, pinapractice pa. Melai, I have a new crush. OMG! As in, nagpalit ka na naman ba ng panty mo? Grabe ka naman. Ay, isang buhay na naman na nasira dahil sa pag-ibig. Pagkatapos ba naman ni Stephen, ni Rock, ni Marco, ni Pico? Wow! Ang bilis ng karma. Digital, naka-wifi, oh. Eh, what can I do naman kasi? When I'm with him, all we talk about is Rizal, Noli, El Fili. Hindi ba pwedeng Piolo Pascual, Sam Milby, and Enchong Di na lang? Diba? Tapos ang dami-dami niyang plano sa buhay. Gusto niyang pag-usapan yung buhay naming dalawa. After 10 years, hindi ba pwedeng yung ngayon lang muna? Like, today lang. Ayan ka. Grabe. Gusto mo arawan, hindi man lang buwanan. Ayaw mo ba nun? Sa graduation, yung jowa mo, valedictorian, aba? Kasado ang future mo dyan, girl. Oops, speaking. He's not the one after all. Ay, ganyan ka. Ewan ko sa'yo. Kung ako sa'yo, mahiramin mo na lang ako ng dress para sa graduation. Sure. Kasi wala pang susuotin eh. Oh, sige, sige. Which one do you like ba? Next! Ay, ang gwapo! Picture! Walang ganun. Thank you, ba? Next! Ah, o, dandahan. O, diploma, kamay. Picture, yan. Dandahan, ingat. Saka pa. Dalawa kayong gagraduate na, rehearsal pa. O, diploma, ayan. O, ganda. Ganda mo! Ayan. Ang guwapo mo! Oh, diploma. Oh, tingin doon. Matulog. Ang daming churot, ha? Ayan. Okay, guys. Last one. Bago tayo matapos. Para makapagpahinga kayo and beauty rest. Okay? From the top. Julia. Halika na. Simula natin sa pagkanta mo. Ayan. And para matapos na tayo. Kamuarte. Ayan. Next, Julia. Come on. Dandahan. Alas na to. Palakpakan niyo naman si Julia para ganahan. Alas na to, ha? Here we are now at the end of it all. In these moments, the ones we never had. If it weren't for you, your trust and your love, that pain doesn't matter at all. Divided we fall. And together we're standing tall. In these moments, the ones we never had. If it weren't for you, your trust and your love. Huwag mo kalapitan ng wins ka dyan, tatadya kang kita. School nurse, ano ba naman? Talaga eh. Ah, may gagawin pa nga pala ako. Paano, mauna na muna ako. Bye. Bye. Take care, mommy. Kaya rin. See you later. Bye. Sigurado, kumain ka na. Oo na. Hindi pa, kakain pa tayo.
So may bago ka na namang girlfriend? Jules, wag dito. Jules, Jules. Ano wag dito? Bakit bawal mag-usap dito? Ano ba yun? Kailan mo dadalawin yung anak mo? Ano? Bueno, pag dumalaw ka, hindi ka naman ng sustento. Alex, yun nga ang sasabihin ko eh. Kailan ka ba magbibigay ng sustento sa anak mo? Kala ko ba wala kang girlfriend? Ba't may anak ka? Oh, eh hindi ka naman nagtanong kung may anak ako, diba? Sana makarma ka. Julia, sa susunod na lang tayo mag-uusap, malilit na ako sa klase. Tsaka sana, sa susunod, kung makikipag-uusap ka, sa tamang lugar. Anong tamang lugar, ha? Saan tamang lugar? At huwag nga nagagalit sa akin dahil lang nabuko ka ng babae mo? Makikipag-uusap lang ako para sa anak ko! Ano sa palagay niyo ang gustong ipahiwatig ni Rizal sa kanyang akda? Sino ang pinapatukuyan niya? Tingin sa labas, tingin sa bintana, tingin sa blackboard. Tingin sa lahat ng sulok, wag lang sa mata ko, para hindi kayo matawag. Yung iba naman, nakapagsulat na sa notebook. Kapag tinawag, isusulat ulit sa notebook yung nasulat nito, para mukhang busy, ganon. Ben Ibarra. Ben Ibarra. Yes, good morning. This is Ibarra of YNF. May I help you? Mr. Ibarra, wala po tayo sa call center ngayon. Mukhang hindi ka pa nakakatulog, ah. O, sagutin mo yung tanong ko. Ano sa palagay mo? Sino ang pinapatukuyan ni Rizal sa akda niyang to? Eh, ma'am, ano po bang nakasabi sa title? Eh, sabi po, di ba, the answer is right under your nose. Eh, bakit po natin kailangan hanapin mga bagay nandyan na? Huwag point ka, Mr. Ibarra. Witty ka, ha? Labas! Hindi baka mo. It's better to be a witty fool than a fool witty. Labas! Hello, Madonna. Oh, napaliguan mo na ba si Sander? Bantayan mo siyang mabuti, ha? Huwag mo siyang palalabasin ng gate. Uyaw ka agad pagkatapos ng klase ko. Basta pag hinanap ako ni Papa, sabihin mo na lang, lumabas lang ako sandali. Ha? Magalit na naman yun, iniwan ako sa Sander. Okay. Bye-bye. Hindi ka na naman sa'yo sustentohan ni Alex. Ay nako, tama ka. Kaya humanda siya dahil mangungubra ako. Alam mo may tawag dyan. Tadhana. Kate? Ay nako, hindi niyo naman ako inabisuhan. Friends, vegetable day pala today. Ito si Miss Patola. Ito naman si Miss Empalaya. Alam mo yun, yung pareho yung mahaba. Parang ganito medyo. Basta ako Brian's girl. Ay nako, ayan. Yan na yung bagong the one. Mm-hmm. Oh wait, I have to go, girl. Oh. Sorry. Oh, magkikita kami ba? Ow. Ayan, ayan, ayan. No, ano? Ayan, confirmed. Vegetable day talaga today. Maglaga ka ng talong te! Whatever, melon. Uy, alam mo, buti na lang magkaklase tayo sa isang subject. No? At least, nagkikita-kita pa rin tayo. Oo nga eh. Mabuti na lang ka mo, nakaabot tayo sa sem na to. Medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-aral dahil kay Sander. Eh ako rin kaya. Buti nga nakahabol ako ngayong sem eh. Bilang mo, ang hirap maghanap ng pang-tuition ngayon. Shift na ako sa two-year course, hindi ko pa rin matapos-tapos. Suki na kaya ako ng leave of absence. Paano dami ko ng trabaho na pinapasukan pero wale pa rin. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi lang sapat yung ganda eh. Dapat mapera ka talaga. Melai, minail-cutter ka ba? Diyan, pairam naman. Eh, hindi lang. O, ayan. Ano pang kailangan mo? Makeup, lipstick, plancha, paradol. Dala ko lahat niya, no? O. Mm. Sa laki ba naman ang bag mo eh? Umuwi ka pa ba sa inyo? Eh, si tita nga pala. Kamusta? Eh, ayun. Nagpahinga muna ako kay nanay.
Paano, hindi na natututo. Parang hindi niya kaya ng walang lalaki. Iyak ng iyak, inom ng inom, nakakasawa na minsan. Hindi minsan, lagi. Nakakaloka si Miss Angola. So, saan ka na tumutuloy ngayon? Diyan, sa tabi-tabi, basta may bakante. Eh, pwede ka naman sa amin ah. Bakit, may wifi ba sa inyo? Yun lang, wala nga eh. Natanggal na kasi ni Papa simula nung malaman niya na hindi na kami magpapakasal ni Alex. E paano ba naman? Nagkamali na nga kami noon eh. Kakamali pa ba naman kami ulit? Ay nako, alam mo, sabihin mo kay Tito, hindi ka matututo kung hindi ka nagkakamali. Paano ka matututo kung puro tama na lang yung ginagawa mo, di ba? For 8 years na nga kaming hindi nag-uusap eh. Kung ano ako nung buntis ako, ganun pa rin siya hanggang ngayon sa akin. Naman! Kasi alam mo, okay lang naman na maging tanga ka minsan eh, di ba? Pero alam mo, huwag mo namang abusuhin yung katangahan mo, friend. I-share mo sa mga tao. Ayan, i-share mo yung katangahan mo minsan, di ba? Wow, grabe naman that business trip. Yeah, we already talked about it. Paulit-ulit na nga eh. Oh, tapos yung girlfriend pa ni Papa is in the house. Siyempre, hindi ko sila pinapakailaman. Oh, eh kasi we're going to fight again. Hi, driver. Park ka na lang. Girl, do you wanna party later? Hmm? Yes. Guys, papayad ba kayong hindi asama si Kristina? Party! 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 Sige, let's hear it. Ah, that's my girl. Nakabasa ka na ba ng tungkol sa opisina namin? Ang sinusulong kasi namin dito ay advokasya. Hindi lamang para sa kagalingan ng kababaihan, kundi para na rin sa kayusan ng ating lipunan. At syempre, dahil NGO ito, hindi ganun kalaki ang sweldo. Actually, hindi nga sweldo ang tawag namin dun eh. Honorarium o kaya allowance. Tatapatin kita. Kung minsan nade-delay pa yon. Miss Wena, check po ako dun sa advocacy. Check din po ako dun sa honorarium. Kung hindi nyo po na itatanong, nag-try na rin po kasi ako sa iba eh. Hindi po ako natatanggap. May anak po kasi ako, 3 years old. Tsaka, part-time lang po yung kaya ko eh. Nag-aaral pa kasi ako. Wala namang problema yung part-time eh. Masinihi kahit pa nga namin yung volunteerism eh. Alam mo naman, konti lang tayo dito. Miss Wena, tatanong ko lang po, tanggap na po ba ako? Oo naman, welcome to our office. Salamat po, kasensya na kayo sa kakapalan ng mukha ko. Okay. Ano ba naman to? Nakakaantok naman yung mga readings namin. Puro na lang kasi theory. Dapat kasi praxis na lang lagi. Lakas mga tranquilizer. Baka naman pwede mong hugawan ng paper. Ay naku. Lagi ka namang inaantok eh. Saka hindi kita magagawan ngayon. Ako pati nanong mo. Bakit ba kasi besin tuto ka lagi? Eto nga oh, mga case study sa NGO. Ang dami. Ano ba meron dyan? Iba-iba. Yung usual, binubugbog ng asawa o boyfriend. Legalities na pakikipaghiwalay. Pasok sa banga ang nanay ko dyan. Saka yan yung mga dati-dati pa, di ba? Yung mga lalaki na higipag-sex kasi gusto lang nila. Tapos yung mga babae, pumapayag naman kasi curious lang sila. So ang ending, diba? Tapos itong binabasa ko ngayon, tungkol sa estudyanteng kailangan pa niya magbenta ng katawan. Para lang makapag-aral siya. Grabe. Nakakaawa talaga. Kawawa naman. Ay, nako.
Papaganda na lang ako. Nakakahawa naman yung binabasa mo. Tama na, Ate Charo. Hi, Kristine! Hi! Best in eyebags ka, ne? God, wala pa akong beauty rest. Naglaga ka na naman ng talong, no? Ew! Kadiri ka talaga, Melai. We just drank lang kaya. We just drank lang kaya. Alam mo kasi, babae, nagpupuyat yan. Dalawang rason lang naman yan, eh. Either sa batang may sakit, or sa lalaking may sakit. Ew! Kadiri ka talaga! Diba dati pa yung lumalabas nung high school pag malapit na yung period ko? Sa mukha? Come on! Pa-check up mo kaya yan? Basta I'm fine. Wawala din yan. Ano ba? So, nung bago sa'yo bakla, ha? Kamusta si the one? Kadiri ka. No, we're okay. Pero hindi pa kami ni Brian. Ha! Pangalabo nyo ata. Ano yun, tsuktsakan? Fubu? Excuse me? Ganon? We're not like that kaya. We're not like that kaya. Alam mo, wala pang alas 5. Bukas pa yung barangay. Doon ka magpaliwanag. Magkano kaya bito ko ngayon, no? Isa, manok or peg? Gaga, magbibenta ko na laman para may pang-question ako. Whatever, Melai. Hi! Hi, Ben! Hi, Melai. Hi, Tin. I have to go. Magkikita pa kami ni Bray. Okay. Mm-hmm. Take care. Mm-hmm. Mwah! Miss, panyo niyo nahulog, oh. Alam ko, hinulog ko nga, eh. Bakit may hinulog? Eh, kumadumihan yan. Nangingi alam? Yaya! I know you look like a yaya, pero hindi ko yung kailangan ko. Excuse me. Kunti respeto naman. Why? Is this yours? You didn't even borrow my iPad as you're using it. Tapos you want me to respect you? Kristine! Ano naman yan? Pa! I'm just getting my iPad. Kasi that girl is really mga aagaw. Kristine! Why pa, hindi ba? Look, mga aagaw siya ng husband. Mga aagaw siya ng papa. Worst, mga aagaw siya ng iPad. You know what pa? Kaya ayaw na umuwi ni mama? Because of that girl. And it's her fault bakit siya nahihirapan. Ouch! Oh! Anong kailangan mo? Gusto ko sana makausap si Alex. Nandyan po ba siya? Tungkol saan? Tungkol po sa anak namin. Marami po kasi kami dapat pag-usapan, eh. Tsaka matagal na rin po kami hindi nakakapag-usap. Kumusta na nga ba si Sander? Ayos naman, ho. Nakaka-survive naman kahit na wala si Alex. Yun na nga, eh. Wala nga si Alex. Nag-practice ng basketball. Naku, mamaya pa yun uwi. Hintayin ko na lang siya. Naku!
Baka bukas pa umuwi yun. Alam mo naman yun eh, pagka nagpa-practice ng basketball, kuminsan inaabot ng umaga. Sige ho, edi balik na lang ho ako bukas. Nay, wag na, kahit na wag na. Alam mo kasi, nasabi mo na sa akin ang kalagayan ni Sander. Ako na magsasabi. Sige ho. Oo, sige. Oo. Ingat ha, ingat. Sige po. Kiss mo na lang si Sander for me. Inang, nagpatawag po kayo? Okay naman po ako dito. Siya nga pala, natanggap ko na po yung pinadalang pritong isda. Sarap na eh. Marami-marami pa yun. Baka sa Sabado na po ako uwi. Nasa trabaho pa ako ngayon eh. Insya lang to. Ah, sige po. Next time na lang. Ano ba? Sasama ka ba? Wow, ay masakit. Papayain mo ako sa barkada, ganun? Bawal maingay dito sa library eh. Alagaan mo sarili mo. Huwag mo hayaan na saktan ka. Nandito ako para kunin ang anak ko. Sino? Kukunin ko ang anak ko. Sino ang anak mo? Anak ko siya. Paano mo siya naging anak? Ako lang ang malaki sa kanya. Dinala ko siya ng 10 na buwan sa sinabunan. O tapos? Kaya ako ang legal. Ah, yun ba? Pasihan mo ng pagiging isang ina? Oo, bakit? Matapos mong abandonahin ang anak mo at ibigay sa akin, ako nagpalaki sa anak. Anak ko! Anak ko siya! Kahit kailan hindi ka maging ina. Dahil hindi ka pwedeng magkaanak. Ako nagbihis sa kanya, nagpakain sa kanya! Hindi ikaw! Niluwal mo nga siya, pero ako bumuhay sa kanya. Magkano ka ba? Babayar ko lahat ng ginastos mo. Ipalit mo lang ha mo? Anak ko siya! Kahit kailan, hindi ka magiging ina. Dahil hindi ka pwedeng magkaanak. Alam mo yan? Hindi totoo yan! Anak ko siya! Ako nagpalaki sa kanya. Lahat ng sinasabi mong ginastos mo sa kanya. Saan ka? Wala! Ako lahat yun! Wala! Kailangan ka niya. Ilabas mo anak ko ngayon eh! Talaga namang wala kang pakialam eh! Saan ka? Sa akin kung may pakialam ka? Ang pinatawag ka niya. Wala! Ito mo lang na! Umalis ka na dito! Wala! Sino nagbigay na ako kailangan niya? Wala! Ako! Ako! Sino nag-alaga sa kanya? Demonyo! Ikaw ang demonyo! Nagkakasakit siya! Unang-una, ikaw ang nangagaw ng anak niya! Ako! Anak ko! Siya inagaw! Ka! Sino bumuhay sa kanya? Umalis ka na nga dito! Umalis ka na dito! Umalis kita! Wala kailangan! Tapos na yun. Kukunin mo siya. Gano'n ko pa pala ang hiccup mo. Hindi nang ikina pala mukha mo. Walang kwentang bahayan.
Pa, inom po muna kayo ng gatas, oh, kung hindi po kayo makatulog. Yeah. I just asked her lang naman kung boyfriend ka na niya. Oh, what's wrong with that? Kapag ka nagagalit? Ay, ako, Kristine, yun ang kinagagalit ko. Sa lahat ng ayaw ko, yun na sisira yung discard ko. Oh, Bri! May plano ako kayo, Cynthia. Huwag na huwag mong sasirahin yun. Ow! At hindi ko maintindihan, ba't kailangan mong tanuhin kung boyfriend niya ako? Ha? Kristine? Kristine, hindi kita girlfriend. Ha? Mag-ayos ka dyan. Pag-gising ko, nagulat ako na bad na ako. Tapos, kinagamit na niya ako, kaya naitulak ko siya. Hindi mo siya nagsimula nagalit sa akin. Tapos, kala niya kasi na nasuntok ko siya. Kaya, tanya niya ako, nabubog. Ano bang gusto niyo mangyari ngayon, ate? Gusto ko po sanang napin po siya eh. Kasi po, baka nagtago na po yun dahil baka nalaman niya na lumapit ako sa inyo para sa tulong. Tsaka, baka magugutom na po yun eh. Baka wala pa kong kinakain. Ano naman? Next time na. Ha? 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 Well, some more. Let's some more. Miss, dalawa kami? Sure, pero doble bayad. Presyong pauwi na, miss. Package deal. Pero pauwi yan eh. Ang mukhang pagod. Magbasa nga kayo ng Biblia, ang babastos nyo. Sige ba?
Hello, sir. Sir, pasensya na po. Nakatulog po ako eh. Sige po. Papunta na rin po. Sige, sige. Sorry po, sir. Gama, tayo yan pa naman ang usapan, di ba? Okay lang. Nag-breakfast meeting din kasi kami nung ka-opsina ko eh. Kaya medyo napaaga. Kumain ka na ba? Oo, tapos na rin ako. Salamat. Salamat sa pagdating, Alex. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Klase pa kasi ako mamaya eh. Si Sander. Malaki na kasi siya eh. Next year, ipapasok ko na siya sa prep. Sa totoo lang, kinakaya ko naman na buhayin siya eh. Kaya ko naman. Kaso, sa tingin ko kailangan talaga yata dapat na magbigay ka ng sustento. Ngayon ko lang ito naisip. Kasi, sa tingin ko yun ang dapat. Sana okay lang sa'yo. Kasi kung hindi, mapipilitan na akong daanin to sa korte. Pinaglalaban ko lang yung karapatan ng anak ko. Hello, Ben? Ha? Huh? Ano nangyari? Saan? Tin! Tin! Alas dalawang araw ko daw hindi nagigising. Tinex nga ako ng barkada mo, nandito ko ang araw eh. Alam. Tama natin. Huwag ka naman yak. Dito naman ako eh. Hindi naman kita pababayaan eh. Tin. Huwag ka nang sumama
Alam mo may tawag dyan. Drama naman sa hapon. Ano to, reunion? All-star cast to? Alam mo kasi nangyari sa'yo, girl. Alam mo, nagulat ako nung tinawagan ako ni Julia. Akala ko naman deads ka na. Buti nga hindi ako dumaan ng dangway. Sirang ka, baliw ka talaga. Hoy, mas baliw mga nagdodroga, no? Yan na lang lagi narinig ko sa'yo. Sana. Maganda naman at naisip ko na yan ngayon. I can't help but see that perfect smile. You make me feel like I'm a Christmas tree. You light me up every cell in me. It was ikaw ba magpapalaglag? Lakas mga horror ni Lola! Gatas, oh.
Pampatulog? Bata ako. Pinagtitimpla niyo rin ako ng gatas para makatulog. Tinuruan niyo rin po ako paano magsalita. Natuwa nga daw po kayo eh. Ang sabi ni Mama, kasi ang una kong nasabi, Papa, ngayong malaki na ako, tinuturuan niyo naman ako paano maging tahimik. Pa, I'm sorry. Daming alaala ang nakatanim sa playground na to. Maraming mga aral, pagkatuto. Naalala mo nun?
ang mundo natin ay parang isang napakalaking playground. Tapos isang araw, bigla na lang, hindi na tayo pwedeng maglaro. Kasi tayo na pala yung pinaglaruan. Nagpapasalamat nga ako sa iyo. Kasi, dahil sa ginawa mo, tinuruan mo ako maging matatag. Tumayo sa sarili kong paa. At manindigan sa aking anak. Sa anak natin. Pero alam mo, ayokong mangyari sa kanya yung nangyari sa akin. Laki ng pagkukulang ko sa inyo ni Sander. Julia, sorry. Pwede pa ba akong makahabol? Makabawi man lang. Ngayon ko lang narinig yung sorry mo. Nay, ready na po ako. Saan na kayo nila, tatay? Oh, basta magkita-kita lang tayo sa gitna school. Baka maliit pa ako eh. Okay. Baby, huwag kang malikot, ha? Apa? Dito ko magsandali. Pag-isang pa si Arlan ko. Sander? Good morning. Good morning po. Lika. Oops. Bigat mo na. Teka. Uy. Tani ko sapatos mo. Eh. Oh. Ayan. Maraming akong mga pagsubok na dinadaanan bago marating ang tagumpay ko ngayon. Nagsikap ako sa bawat balakid na dumadaan sa akin. Iniisip ko na wala tayong ibang katapat kundi ang ating mga sarili. Nais ko pong ialay ang mga medalyang ito sa aking mga magulang. Hindi po biro magkaroon ng 11 anak, lalo na po sa ganitong panahon. Hirap na po sila, pero nagsisikap pa rin. Kung hindi po dahil sa aking pamilya, hindi po ako naging ako. Ang pamilya ko ang humubog sa aking pagkatao. Ang pamilya ko ang nagsanay sa akin. Sila ang inspirasyon ko. Nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko. Kina Alex, Julia, Melai, at lalong-lalo na kay Kristine. Ang naging pangunahing dahilan kung bakit nais kong mapatunayan ang tagumpay ay may kaakibat na paghihintay at pagtitiis. Sa kanila ko natutunan na bawat desisyon ng aking ginagawa, unti-unti napupunan ang blankong daan na patungo sa landas sa aking tinatahak. Ang daan na paakyat sa aking mga pinapangarap. Ang daan na nagpapaliwanag sa aking magiging kinabukasan.